Hindi po yung batas ang problema. Ang problema, yung tao, hindi niya kayang sundin yung batas sabagat yung batas, yun ang standard ng Diyos. At dahil yun ang standard ng Diyos, yun ang hinihingi niya sa tao, yung tao naman, hindi niya kayang ibigay yung hinihingi ng Diyos. Ah, ganun pala yun. Hindi pala kayang ibigay ng tao ang hinihingi ng Diyos. Kaya nga po, ang tao ay kaawa-awa. Wala siyang kakayahan para iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang kakayahan para sundin yung hinihingi ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Maari pong marami tayong naririnig na tamang patungkol po sa pagpapakabuti, patungkol po sa pagpapakatuwid, huwag gawin ito, huwag gawin yan. Maaring tayo po ay sumusunod noon, kaya lang, hindi pa rin niya matatanggal yung kapangyarihan ng kasalanan na pumasok mula pa sa ating unang magulang. Sabagat ang nagpatunay na hindi po natin kaya natanggalin ay yung batas na binigay ng Diyos kay Moses. So ano ngayon ang kailangan ng tao? Ang kailangan ng tao ngayon ay biyaya. Amen. Grace. At yan po sabi rito, grace came in to conquer sin. Pakisabi nga po ninyo, grace came in to conquer sin. Grace came in to conquer sin. So kinakailangan ngayon, merong lulupig sa problemang ito. At yan ay ang kasalanan na problema ng tao. Ang tao, they tried to conquer sin by doing good works. But they cannot. Lalong nagtatagumpay ang kasalanan. Lalong-lalo na nang ibinigay ng Diyos ang batas, na sundin ninyo ito, lalong tumatag. Naging makapangyarihan ang kasalanan. Bakit? Sabagat yung kasalanan ngayon, lagi niyang sasabihin, hindi ka magtatagumpay, sinuway mo yung batas. Diba? Nagkaroon na ng maraming religion. Meron na nagsabi na, ito ang religion na to, kapag pumasok ka, ligtas ka na. Pagkatapos, susundin pa rin yung batas, nakita nila wala pa rin pagbabago, sabi niya, hindi ka pa rin ligtas. So, walang kasiguruhan. O ito, gumawa ka ng mabuti. Lahat ng mga panata, sundin mo, gawin mo. Ginawa nila. Kaya lang, failure pa rin, hindi pa rin ligtas. So, paano ngayon, at sino ngayon ang magliligtas sa atin? So, ito po, dumating po ang biyaya. Kaya yung biyaya ngayon, solusyon sa kasalanan. Amen. Ang biyaya ngayon, siya ngayon ang magbibigay ng solusyon sa problema ng tao. Amen. Hindi siya lisensya sa pagkakasala, kundi siya ang tutupok, sisira, at magwawaglit, aalis, pupunas sa kasalanan. Amen. So, kinakailangan magkaroon tayo ngayon ng malinaw na pagkaunawa that grace is the solution for sin. Amen. It's not the law. The law is the power, okay, for sin. Okay, sin is empowered because of the law, according to 1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. So, saan ko ngayon? Do you want to go to the law, rules and regulation? Do this, do this, do this? Or pupunta ka ngayon doon sa solution ng Diyos. Sabihin nga natin, God's solution for sin is grace. God's solution for sin is grace. Ayan, isulat po ninyo. God's solution for sin is grace. At yan po yun. 1 John 1:17 says, the law was given through Moses. Kanino po naibigay? It was given to Moses, yung batas. Ano po yung batas na yon na ibigay kay Moses? Actually, ang dami pong sinabi dun sa 1 Corinthians or I think 1 Corinthians or 2 Corinthians na tinawag na ministry of death, ministry of condemnation, yung pong batas. Tsaka na natin pag-usapan yon. Ngayon, itong batas na to na ibigay kay Moses, but in contrary, okay? Grace naman, and that grace is the unearned, undeserved favor of God. The grace and truth came through Jesus Christ. So makikita natin ngayon that grace and truth goes together. Kung nasaan ang grace, nandoon ang truth.
ang truth ang magpapalaya sa tao. Nasaan po ang truth? Is it in the side of law or in the side of grace? It in the side of grace. So ibig sabihin, pumapanig ang katotohanan hindi sa batas kundi sa biyaya.